Why are they taking me? It's okay, Ken. Ama, wala po akong ginawang kasalanan. Lasing po ako, kaya nag-volunteer na po siya mag-drive. That's not true! Si Jameson! Si Jameson yung nagda-drive! Alam na ni Joseph kung anong ginawa ng kumpanya nila sa pamilya ko. Pero wala siyang sinabi sa akin. Magre-resign ka! Respetuhin mo yung kuya mo na niloko nila! Pero hindi mo pa rin sinabi sa akin! Kasi nahihiya ako! Nahihiya ako sa mga pinagkagawa ng tatay ko! Anong proweba yung sinasabi mo? Kung gusto mong malaman, makipagkita ka sa akin tonight. Ikaw lang pala. Nagulat ba kita? Mas magulat ka at pumayag pa ako makipagkita sa'yo. Ay, alat naman ang kinakain mo, Bes. Sabi na nga eh. Walang kwenta itong pinunta ko dito. Ikaw naman, hindi ka maloko. Kerwin, akala mo ba tanga ako? Na-fire ka ni bakla after nung mawala ako sa Monte Blanco? Dahil ba wala ka nang maispiya sa akin? Akong choice, okay? Hindi ko alam kung makikinig ka pa sa explanation ko, pero ika nga, di ba? Kapit sa patalim yung peg. Kaya nga gusto kong bumawi sa'yo. Mas importante, mapatumba natin yung bading na yun ng sobrang lakas ng mabulabog siya dun sa closet na pinagtataguan niya. Sige nga, paano? Kung ikaw ang mata ni Ma'am Christine, pwes. Ako naman kay Sir Philip dati. O, tapos? Company profiles ng mga pinaayos ni Sir Philip nung assistant pa niya ako. Mga iba't ibang companies. Meron sa Hong Kong, meron din sa Australia. Ang feeling ko, dyan nilalagay ni Madam Valerie yung mga perang ninanakaw niya sa Monte Blanco. Say mo na. Anong kapalit nito? Alam mo, binigay ko yan sa'yo para pagkatiwalaan ulit ako. But Myla, nothing in life comes for free. Arte mo. Magkano nga? Tingnan nyo na lang yung halaga ng binigay kong impormasyon. Tapos kayo na mag-decide kung magkano. Sige. Sabihin ko to kay Joseph. At kung totoo nga yung sinasabi mo, sila nang bahala kung magkano halaga nito. Si paring Joshua, yung taga Hidalgo. Oh, di ba sabi niya may kakilala siyang abogado? Baka naman mapropono tayo doon. Anak, hindi pa rin tumitigil ang tatay mo. Para naman po may magagawa ako. Hindi ko naman na po maibabalik ang insurance ni Aya Jeffrey. Parang meron ka pang pwedeng gawin, anak eh. Hindi ko nga maintindihan sa'yo kung bakit hanggang ngayon nagtatrabaho ko pa rin dyan sa pamilya tiyan. Ma, alam nyo kung gaanong katagal kong inintay na makapagtrabaho sa Gold Quest. Ano pong gusto nyo, umalis ako para lang sa pride ni Papa? Oo, Steffi, para sa Papa mo. At para sa Ahiya mo. Just this once. Pwede sana. Isipin mo naman yung kalagayan ng pamilya natin. Isa-isang tabi mo muna yung sarili mong ambisyon. Sa tingin niyo po ba, bakit ako nagtatrabaho sa Gold Quest? Tungkol lang ba to sa pera, anak? Wala ka nung panahon na inatake ang tatay mo. Wala ka nung panahong maraming beses kailangan ka ng tatay mo. Ngayon, nag-iisa siyang lumalaban para sa Ahiya mo. Ano to? Makain ka na ng sistema? Isa ka na rin sa pamilyang tiyan? Kaagapay mo na sila ngayon? Nagbago ka na.
di na kita kilala. Well, meron naman mga company profiles dito. Pero nung hanapin ko sila sa database, o maski sa online, wala akong mahanap masyado despite sa pangalan nila. Sabi ni Kerwin, shell companies daw yung mga yan? Shell companies, yung mga kumpanyang nasa papel lang. Wala talaga silang opisina, o maski empleyado man lang. Ginagamit sila usually for offshore accounts ng mga embezzlers. Doon nilalagay ang mga perang ninanakaw. Ah, so, tama nga. Diyan nilalagay nila Sir Philip and Ma'am Valerie yung mga perang ninanakaw nila? Kailangan muna natin confirm na dito nagtatransact sila Philip. Dapat may ebidensya tayo na ginagamit niya ang mga kumpanyang tumula sa Oriental. Myla, may balita ka ba kung kailan papasok si Steffi? Hindi ko pa po alam eh. Auntie, don't you have anything sa mga lumang kaso ni Jameson? No. Alam mo naman na after we won those cases, pinabaon na ni Mama ang mga ebidensya. Yes, Miss D. Can we help you? Good morning po, Ma'am Christine. May gusto po sana akong i-discuss with you. Can it wait? This is something important. Ma'am, kasi po... Ma'am? Ma'am Christine? Eh, bakit hindi na lang lahat kayo pumasok dito? Ma'am, sorry po ah. Ito po yung natirang gamit ni Sir Edison. Tatanong ko po sana, saan po ba ito ilalagay? Fides, leave it there. Sige po. And then, Fides, can you leave? We are talking about something important. Ma'am Christine, I'm resigning from Gold Quest. Excuse me, ma'am. Alis na po ako, ma'am. Miss D, can you give me one good reason kung bakit magre-resign ka? Dahil ba sa dami ng trabahong pinagagawa ko sa'yo? Hindi po ito tungkol sa trabaho. This is about my family, ma'am. This is personal. Hindi po ba nasabi sa inyo ni Joseph? Ni Joseph? Bakit? Anong ginawa ni Aya? Hindi si Sir Joseph. Kundi ang buong pamilya niyo. May nahanap po si Joseph tungkol sa kapatid kong namatay. Kenneth, how are you? Not great. I'm going to your Auntie Christine's to talk about your situation. How? I'm going to ask her if we can do anything about that Rica girl, the girl who testified against you. Ma, to. Si Jameson ang may kasalanan. Hindi yung witness. But we don't have anything against him. So anong gusto mong gawin natin? We need to have other options. Ah, please. Huwag mong gawin yan. Have you slept? No. Well, that's your problem. Go and rest muna. Because you don't know what you're saying. Let me handle this. Come on.
Bes. Hello? Bes, Bes, puntahan mo naman ako. Nasa may driveway ako. Ano? Nandito ka? Bakit di mo man lang sinabi sa akin? Basta, puntahan mo na lang ako, please. Sige. Sabihin ko na rin ba kay... Wag na wag mong sasabihin kay Joseph. Alam ko lang ang gagawin niya at hindi ko alam kung kaya ko na siyang kausapin ngayon. Sige. Sige. Sandali lang ha. Puntahan kita. Sige, sige. Thank you. Myla, may problema ba? Wala naman po. Sir, okay lang ba mag-break po muna ako saglit? May asakusuin lang po ako. Okay. Sige. Yes. Nag-aalala ko sa'yo. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Baka naman nabibigla ka lang. Tama si Mama. Trabaho lang to. Dapat unahin ko pa rin ang pamilya ko. Tsaka may na-realize ako sa pamilyang nagpapa-under ng kumpanyang to. Pangklase sila. Steph, mayaman sila. Iba talaga sila sa atin. What did you expect? Alam mo, meron kami na-discover ni Joseph. Baka yun na yung kailangan natin para mabuking na sila Sir Philip. Good luck. Pero hindi ko nalaban yan. Ma'am Fides, aalis na po ako. Thank you po sa lahat. Sa tagal ng pagsasama namin, ngayon lang umiti, ah. Close na kami ng lagay na yun. What we need is to be patient. Antonio's confidence ang makukuha nating evidence against Jameson. So paano? Tutunga nga na lang tayo at maghihintay tayo ng milagro sa langit? There is only one way. And that is sirain ang babaeng witness na yon. And what are you exactly suggesting, Mrs. Chan? What I'm trying to say is sino ba ang Rica na yon? Why is her word so credible? I'm sure meron at meron tayong makikita ang tinatago yan. We will do no such thing. Bakit natin sisiraan ang isang taong ang gusto lang ay magsabi ng totoo? Christina, what do I care about that woman? Ano kong pinaglalaman ko dito? Kung ganon, anong pinakaiba mo kay Valerie? Yan din ang reason niya sa lahat ng ginagawa niya, hindi ba? Para sa anak niya. I'm sure there are other ways. Hindi natin kailangan sirain pa. Thank you for your concern, attorney. Pero ito ay desisyon para sa aming pamilya. Christine, makinig ka, Elizabeth. We are not destroying this girl or her family. Para lang masave natin ang mga sarili natin. Walang ginagawang masama ang bata. Ang galing talaga natin magmalinis. Pero ang totoo, ang dami-daming kasalanan ng pamilya natin sa ibang tao. Kasama na dyan si Steffi. Yung assistant mo? Anong kinalaman ni Steffi dito sa usapan? Marami, Elizabeth. Isa na siya sa mga taong nasira ang buhay nang dahil sa pamilya natin. Dahil sa pera. Dahil sa reputasyon. Steffi, can you please reconsider? Lahat gagawin ko para mabawi ng pamilya mo yung utang namin sa inyo. Sir, hindi po ito tungkol sa pera. Hindi naman lahat pinaglalaban dahil lang sa pera. Steffi,
I'm sorry this had to happen. Ako rin po, sir. Sophie, lagi mo lang tatandaan na kung may kailangan ka, kahit ano pa yan, lahat gagawin ko para sa'yo. Hindi niyo po ba sasagutin? Mauna na po. As. Sophie. Hello? Steffi, hi! Hello. Hey, alam ko hindi ka pa pumapasok, but... Hindi ko sana muna sasabihin sa'yo eh, pero pumunta ako sa office kanina. Pumasok ka na? Bakit hindi kita nakita? Sandali lang din kasi ako dun eh. Nag-resign na ako. What? Steffi, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko alam. Siguro dahil... Hindi ko rin naman kailangang sabihin sa'yo. If this is about what I did, I... Joseph, hindi to tungkol sa'yo, okay? Respetuhin mo na lang yung desisyon ko. Yes, I understand, but... I'm sorry. But I have decided. Nakausap ko na rin si Ma'am Christine at si Sir Anton. Teka, alam ni Anton? Steffi! Leo, bakit? Napasabi ng mama mo, pag nakita daw kita si Uncle, umiinom sa inyo kasama mga tropa niya. Mukhang may mga pinaplano daw na kung ano-ano. Sige na, Joseph. Kailangan ko na umalis. Wait, wait, wait! Steffi! Tulungan na kita. Oh, sige. Thank you. Tara. You're cutting corners, Aya. Hayaan ka na naman. Hinayaan mo na naman ang emotions mo na mag-ibabaw dyan sa utak mo. Anong emotions ang pinagsasabi mo? This new land development project that you just signed... will bring us a lot of money. Oh, correction, lots and lots of money. Will endanger the lives of our construction workers. Kapag napahamak sila, Aya, this is on us. But each and every worker ba we hire, kailangan natin bantayan? Ano, do you know how many people we are giving jobs? Yes, we give jobs. Pero inilalagay natin sa peligro ang buhay ng mga tao. Ahiya kapag nalaman ng Papa to? Sa tingin mo, kanino ko natutunan yung mga bagay na yan? Kung paano gawin yan? Sino ba ang nagturo sa akin para magpalaki ng negosyo? Hindi ba ang Papa? Christine, lahat ng bagay sa mundo, sugal. Kung ayaw ng mga... trabador natin sa kondisyonis natin, edi umalis sila. Pasalamat pa nga sila at nandito tayo. Meron silang kinakain sa araw-araw, di ba? You weren't making the hard decisions. You were making the easy ones. Hindi ka pa rin natututo, Elizabeth. Anong ibig niyong sabihin, Ma? Ang ibig kong sabihin... Mahina ka. Don't you see? Even if you discredit this girl,
meron at merong panlaban sa'yo na ilalabas si Valerie. Bakit para pong kinakampihan niyo pa si Valerie? Dahil ba tinatanggap niyo na rin siyang isang Chan? She's not all Chan. I'm saying she's half-blood, Elizabeth. Ngayon, kung aatakihin mo yung kabila ng dugo niya, then I'll look away. Lalayo ko yung tingin ko. Kasi wala akong pakialam. Are you talking about her mom? At yung special child niyang kapatid? Siguraduhin mo lang na kapag kakausapin mo yung media friends mo, you control the story. Sinasabi ko sa inyo, gibayin na lang natin yung opisina nila. Ikaw, baliw ka din eh. Paano natin gibayin yung opisina? Eh, hawak nung mga inyo yung mga polis. Dito ko eh. Anak. Oh, ino pa! Malutan, malutan! Oh, ayan, may bagong pulutan. Wow, ang saka may pulutan. Mabubusok tayo net. Okay. Oh, eto ano pala yung magaling kong anak. Kumusta bang pagtatrabaho sa mga Chan? Ha? Grabe! Natiis mo yung ugali ng mga Chan! Doon ka pa rin nagtatrabaho! Nag-resign na po ako, Papa. Today po. Ha? Mula ngayon, wala na po ako sa Gold Quest. Sorry. Bakit naman hindi mo naisipang sabihin sa akin? Wow! Bakit kasalanan ko bang she didn't want you to know? You know what? You should be mad at yourself. Kasi kung humingi ka na lang sana ng tulong sa pamilya natin, this whole thing could have been avoided. Wala akong magawa. Ang pamilya natin ang mismong nag-cause ng problema. Hindi lang kay Steffi, kundi sa buong pamilya niya. Ikaw siguro wala. Pero ako, meron. Ano gusto mo sabihin? Ako yung eldest sa Nahya! Ako yung kinikilala ng eldest ni Edison Chan. Wala namang question tungkol doon, Anton. Ikaw ang panganay. Ikaw ang tagapagmana. Lahat nasa'yo na. Pati ba naman si Steffi? Gusto mo pang manahin? Eh, paano naman yung pinakamamahal? Wala ka nang pakialam doon. Why don't the both of you just shut up? Magkapatid kayo eh. Kayo dapat ang magkakampi, hindi magkaaway. Kahit ano pa ang mangyari, magkadugo kayo. Mama, hindi ko na tumasikmura. Ano bang sumpa meron ng pamilya natin? Ang dami-dami nating kasalanan. Pero wala tayong ginawa kundi magmalinis. Tapos ka na ba sa drama mo, Christine? Kung sa inaakala mo napakaraming sumpa ang nararanasan ng pamilya natin, maghintay ka lang. Hintayin mo ang mga susunod na kabanata. Nakamagulat ka. Ako naman, ewan ko. Siguro, maaaliw ako. Ma, ano yung pinagsasabi mo? Nagpunta si Elizabeth dito kanina para humingi ng tulong. Ma, please tell me na hindi mo hinayaang sirain niya ang buhay ng batang testigo. Of course not, Christine. That would have been too crass, too cheap. So anong ginawa mo? Ma! Anong ginawa ninyo ni Elizabeth? Naningil ng utang. Ganun kasimple. Sa dami-dami ng taon na lumaban tayo at umabot sa ganitong estado at kinalalagyan ng ating pamilya, hindi tayong pwedeng pabagsakin lang ng ganyan-ganyan. Lalo na ng isang babae nagbebenta sa sarili. Ma, hindi mo pa ako sinasagot. Ano ang ginawa ninyo kay Valerie? Hello, Giselle. Napatawag ka.
Simple lang. Sinaksak siya kung saan siya pinakamarupo. Ha? Anong sinabi mo? Christine, alam ko kung ano ang siguradong magpapamagsak kay Valerie. Pag bumibisita si Valerie, papahirapan niya pa kami para magpakaawa para sa pera niya. Mamatay kang dahan-dahan. Parte pa ako ng public legal counsel that saw the news about you. I'm going to set up a limited stingray sa transactions ni Philip. Joseph, yan ka na naman eh. Sorry kung hindi ko kaya maging as sweet and sorry as Anton was to you yesterday. Hindi kasi ako pinalaking ipokrita ng parents ko. Wala po kaming pakialam kung sino sa inyong pamilya ang nakapinsala kay Peter. Ang gusto lang namin ay justisya para sa anak namin.